completing perfect square trinomial. Completing perfect square trinomial. Ngayon, hahanapin natin yung value ng c. Kung meron tayong ax squared plus bx plus c, hahanapin natin yung value ng c para ang trinomial natin ay magiging perfect square trinomial. Okay, we have here 4 examples. Meron tayong 4 na examples dito. Number 1, x squared plus 2x plus c. Okay, we have here blank or unknown. Then number 2, r squared minus 16r plus the unknown. And number 3, x squared plus 20t, t squared plus 20t plus the unknown. And number 4, n squared minus 3/4 n plus the unknown. Okay, isa-isahin natin yan kung paano yan sasagutan. Okay, simple lang, kapag hahanapin natin yung value ng c, gagamit din tayo ng formula. Okay, to make our trinomial a perfect square trinomial. Okay, this would be our formula. C is equal to B over 2 and then squared. Yan ang ating formula para pahanapin natin kung ano yung value ng C. Example number 1. Okay. Meron tayong x squared plus 2x plus yung ano natin. Okay, ganito ang mangyayari. Ano yung value ng B? So, tingin nyo dito, ang value ng B, ito, sa pangalawang term. Okay? Nandito tayo sa pangalawang term. Kaya nga, pangalawang term is 2x, therefore, ang value ng B is 2. Mangyayari, C equals B over 2 squared, and then ang b is 2 divided by 2 squared. Meron tayong 2 divided by 2 is 1 squared and 1. Therefore, ang value ng c is 1, and that is a perfect square. Kasi nga, kapag i-factor natin yan, if we will factor this one, ang mayayari, the factor is x plus 1 and then squared. Kaya nga, tinatawag siyang perfect square trinomial. Okay, yan ang factor niya, which is yan, x squared plus 2x plus 1. Ang factor niya is x plus 1 squared. Kaya tinatawag siyang perfect square trinomial. Okay, sunod, meron tayo dito number 2. Sa number 2, meron tayong r squared minus 16r plus yung ano natin. Simple lang, gagamit din tayo ng formula. C equals then b over 2 squared. Ang b natin dito, tingin niyo, di ba, negative 16. Dito is positive 2. Dito, ang B natin, kung ano yung sign nandito, yun ang gagamitin natin, which is negative 16. Meron tayo, negative 16 over 2 and then squared. And negative 16 over 2, or negative 16 divided by 2, ang sagot niyan is negative 8 and then squared. Then, negative squared or negative 8 squared, ang sagot is 64. Kaya dito, ang value ng C natin is 64. Okay, ganun lang siya. Sunod, ang number 3. Okay, number 3, malaki yung second term natin, pero ang sign niya is positive. Okay. Number 3. Dito sa number 3, t squared plus
20t plus yung unknown. Nga, simple lang, gamit tayo ng formula C then B over 2 squared. Tapos, meron na tayong ang value ng B natin is positive 20. Therefore, 20 divided by 2 and then squared. 20 divided by 2 is 10 squared. Meron tayong 100. Kaya na, value ng C natin is 100. Ngayon, ang mangyayari kapag i-factor yan, ang factor niyan ay x positive 10 ang resulta dito plus 10 and then squared. Okay, ganyan ang factor. Next, meron tayo number 4. Okay, ito naman ang value ng b natin ay fraction. Minsan sa mga estudyante ngayon mahihirapan na kapag fraction pinag-uusapan. Okay, madali lang kung alam lang natin kung paano mag-operate ng fractions. Okay? Kapag multiplication at saka division. Ngayon, solve natin yung C. Okay, meron tayo yan. C. Adjust muna natin para makita. C, then the formula is B over 2 and then squared. Tapos, ang value ng B natin is negative 3/4. Isusulat natin yan. Negative 3/4 all over 2 and then squared. Okay, so tingin ninyo, yung numerator natin is fraction also divided by 2. Meron tayong denominator dito sa 2 which is 1. Okay? Magre-reciprocal tayo. Gagamit tayo ng division of fractions which is kukuhin natin 3/4, change the operation to multiplication. Then ang reciprocal ng 2 over 1 is 1/2. Then huwag kalimutan naka-squared 'yan. Okay, dito na tayo. We will continue dito sa baba. Negative 3 times 1. Sagot yan is negative 3. Next, 4 times 2. Sagot yan is 8. And then, i-squared natin yan. Meron tayo dito. Negative 3 squared. Ang sagot yan, 9. Over 8 squared, meron tayong 64. And ito yung value ng C natin. Kaya ang value ng C natin is 9 over 64. Okay. Yan lang. Then, kung may mga katanungan, do not forget na kung may mga tanong at kung may mga suggestions, comment lang kayo sa baba sa comment box natin. Okay, thank you for watching. Don't forget subscribe and like and share the video.